Nasa punto ako ngayon na naghahanap ng kasagutan. Kasagutan na mahirap solusyonan. Kung bakit at anong dahilan. At bakit hindi ko maintindihan. Bakit ba kailangan pang magmahal? Bakit kailangan pang dumating ang isang tao kung aalis rin lang naman? Bakit kapag may tawa, laging kasunod ay luha? Bakit ang saya, may kakibat na lungkot? Bakit kailangan pang maramdaman at kailangan pang masaktan? Bakit kung kailan ka lumaban, dun ka nasasaktan? Bakit kung kailan ka nagseryoso, dun ka niloko? Bakit kung kailan ka nagdiis, dun ka sumuko? At bakit kung kailan ka nagmahal ng sobra, dun ka naman iniwan? Hindi ba pwedeng mamuhay ng malaya at masaya? Nasa lahat ng mga pasakit at bigat na nadarama. Minsan, kahihirap maging masaya. Kasi sa bawat sandaling sumasaya ka, alam mong bukas makalawa, may mga mangyayaring hindi inaasahan para masaktan at lumuha ka. Bakit nakakakilala tayo ng mga taong walang dulot kundi galit, sakit, at takot? Ngunit bakit kapag may gusto tayong mapasahatin, hinihiling na sana siya na lang? Pero hindi pa rin sa atin nakalaan na tila ba'y hanggang pangarap na lang? Bakit pa tayo pinagtagpo kung hindi rin lang naman tayo sa huli? Ngunit bakit sa libro, kung mahanap mo yung pahina para sa'yo, na kahit tutol pa ang mundo, kayo pa rin ang mananalo? Bakit sa pelikula, kahit maraming kontrabida, ay nagwawagi pa rin yung dalawang bida? Bakit ako, kahit anong pilit na ilaban ka, ako pa rin ay talo? Talo pa rin ako pagdating sa'yo. Pakiramdam ko, pinagkaitan ako ng mundo para maging masaya. Bakit pakiramdam ko, wala akong karapatang maging masaya? Bakit kung sino pa yung totoo at seryosong magmahal, sila pa yung nasasaktan ng sobra? Mahirap man, pero kailangang tanggapin. Mahirap man, pero kailangan kong tiisin. Kasi kahit anong pagkakaila ko, darating talaga ang panahon na kailangan kong bumitaw. Kahit ang puso ko'y ikaw pa rin ang sinisigaw, darating yung araw na ako'y mapipilitang magpalaya kung ito ang kagustuhan ng tadhana. Dahil ang mahalaga, ako'y natutong tumaya. Kahit alam kong sa dulo, ako pa rin ay talo. Pero isang bagay lang ang natutunan ko at tumatak sa isipan ko. Yun ay tanggapin ang mga bagay na wala na at maging masaya sa kung ano ang natitira.